no? May HP laptop tayo dito. No power. So dumating to no power. Check natin kung bakit siya no power. So usually ang cause ng no power is minsan hindi nag-work yung charger, or minsan motherboard, or minsan charging port. So test natin, no, kung diagnose natin, papakita namin yung step by step diagnosis kung paano kami nagre-repair ng laptop. Okay, so unang-una, syempre ang una natin i-check pag ganitong walang power, i-check natin ang charger. Natin yung charger, kunin natin yung charger. Check natin kung may voltage ba lumalabas sa charger. Okay. Oh, kita ba yun? Check natin. Charger. Voltage ba? Check natin yung buti. Ayun. So, may 19 volts sa lobas. 19.5. So, hindi yung charger ang problema. Alright. Test natin yung laptop. Saksak natin yung charger. Natin kung mag-on. Okay. Hindi nag-on. So, charging light. Charging light, wala rin. Okay, wala rin. So, tapos may problema na rin yung hinges niya. So, walang charging light. Wala, walang sign of life. So, mas key on mo siya. Okay, walang response. So, bakit kaya? Bakit kaya wala? Okay, so possible, may problema sa DC jack. Dito sa jack. Yan, sa mismong jack. Or, pwede rin dito sa mismong motherboard na. Kaya, yan ang i-check natin ngayon. So, i-disassemble muna natin yung laptop. Okay, so plug natin ulit yung ano, DC bench natin. Tignan natin kung pumapasok ba yung voltage dito sa motherboard. Okay. Plug natin yung DC bench. Okay. So, kanina, hindi pala nakakabit. Okay. Naputol. Hindi pala nakakabit yung ano, yung cord natin sa DC bench. So, yan. Ngayon nakakabit na siya. And, test natin. Okay. Tinan nyo kung ano yung response nito sa ano, DC bench. Yan. So, ipa-plug ko, ha. Plug natin. Output. Okay, so nag OCP siya. Ang ibig sabihin niyan, overcurrent protection. So may something na nagko-cause ng short dito sa motherboard, kaya nag-activate yung OCP. Kaya ino-off niya yung output ng charger para hindi masunog yung motherboard. So check natin kung bakit ba nangyayari 'yon. Kaya hindi pumapasok yung 19 volts yung charger sa laptop kasi may problema mismo sa motherboard. Ayan. So, titingnan natin kung bakit. Ano ba yung problema ngayon? So, kailangan natin i-trace yan. So, ito po yung step by step kung paano mag-trace ng faulty motherboard na no power. Ngayon. So, syempre, kailangan muna natin tanggalin yung battery. Okay, bago ang lahat, kaysa mga nag-aaral dyan na mag-repair ng laptop,
Bago kayo gumalaw dito sa motherboard, make sure na ang unang-una natin tatanggalin is yung battery. Kasi maski hindi nakasaksak tong battery, ayan, maski hindi nakasaksak yung laptop, kung nakakabit yung battery, active pa rin yung voltahe dito sa motherboard. Yung supply ni battery, nandito pa rin, naka-active pa rin sa board. Kaya kailangan, bago ang lahat, bago kayo magkalas ng kahit ano, unang-una, battery muna. Kasi kung hindi nyo kinalas yan, kunwari, yung LCD, tinanggal nyo na, hanang nakasaksak yung battery, maaaring masunog. Okay? Maaaring masunog yung motherboard or LCD, o pwedeng matuluyan na yung ano, yung laptop. No? So yun. So unang-una, battery muna tanggalin. Yan. Tapos next, syempre, tanggalin natin itong heatsink. So i-pass forward ko na, no, para hindi magtagal. Hey, ayan. Dahil si motherboard ang problema. Okay, motherboard tayo magpo-focus ngayon. Hey, sama natin si DC Jack. So, check natin sa microscope. Kabit ko lang to siya. Check natin sa microscope kung ano yung nangyayari. So, unang-una, gagawin natin. Check natin. Physical check tayo. So, magmula dito. Dito sa wire na to. Dito papasok yung power supply. Yung charger. Na 19 volts. So, from dito, pumasok siya sa ilalim, tapos tatago siya dito sa taas. Tapos from pad, sa pad na to, tatago siya dito sa resistor na to. Tapos papasok na siya sa MOSFET na to. So, ito yung first MOSFET. Usually, sa mga laptop talaga, ganito nakikita. So, after ng power supply, ng DC bench, or ng charger, so dito unang-unang papasok yung power. Sa first MOSFET at saka second MOSFET. So, ang trabaho ng dalawang ito, sila yung nagpo-protect sa motherboard, no? If ever may problema sa loob, sila yung parang switch. No? Sila yung magpa-power off para hindi matuluyan yung motherboard. So, ngayon, i-check natin kung saan ba nagsimula yung short. So, kung bakit hindi pumapasok yung 19 volts dito sa motherboard. Okay, so, check natin. Okay, so, naka-beep mode ako. Beep mode tayo. So, pag nag-beep yung tester, ibig sabihin, may short. So, kanina, reading tayo at nag-diode mode. So, ngayon, dahil hindi natin makita yung tester, mag-beep mode tayo. So, dito, magmula dito, sa pagpasok ng DC bench, dito, check natin kung may short. So, ngayon, walang short. Check natin dito. So, pagmula dito, papasok siya dito. So, dito, walang short. Okay, tingin tayo dito sa ano, paglabas ng first MOSFET. So, wala. Tingnan natin yung gate kung may short. So, wala. Walang short yung gate. Okay. So, check natin dito. So, dito natin nakita yung short kanina. Yan. So, kung marinig nyo, okay, nagbibip. Nagbibip, ibig sabihin, dito na nag-start yung short. So, magmula dito, papunta dito, ito yung, kumbaga, bridge papuntang 19 volts. Tapos, magmula dito, kakalat na siya motherboard. Ngayon, yan. So, ito yung tinatawag na current sense resistor.
So pag sa main rail ang problema, sa main rail ang short. So ang pinaka the best component or the best way na maglagay ng voltage injection is dito. So dito tayo maglalagay ng wire for voltage injection. Okay, so maglalagay tayo kumbaga ng mababang boltahe kung saan pepersahin natin yung component na nagko-cause ng short. So pag napuwersa, oras na napuwersa, nag-inject tayo ng current dyan at mababang boltahe, possible, no? Possible lumabas yung component na problema. So gagamit tayo ng thermal camera mamaya, no, after nating mag-inject ng voltage dito. So ngayon maglalagay tayo ng wire. So lalagyan ko ng flux shield. Lagyan natin ng flux. Lagyan natin ng soldering wire. So hinangin lang natin ito. So ito yung wire, jumper wire na makapal. So makapal dapat para ano, hindi masunog, hindi maputol. So ito. Kulang yung tinga, no? Dagan natin. Yeah, this holder. Okay. Dagan natin. Ayan. So, ayan. Okay na. Tatanggalin din natin mamaya. Ngayon, dito sa wire na to, okay, sa na yung dulo, okay, mag-i-inject tayo ng voltage. Ngayon titingnan natin sa thermal camera kung ano ba yung nag-iinit na component. Okay, so ito na, no? Mag-start na tayo mga voltage injection. Okay, so ito na yung wire. Okay, nakikita nyo ba? So yan na yung wire kung saan papasok natin yung mababang voltahe. So maybe mag-start muna tayo sa 3 volts. Okay. So ngayon, hindi ko lang ang ano, no? So isi-set ko lang yung DC bench. So 3 volts. Tapos pwede na yung ano, 3 ampere na lang muna. Okay, 3 volts, 3 ampere set natin para hindi naman masyadong malakas. Okay, kasi baka naman magbaga na yung motherboard. So yan, so ngayon ilalagay ko tong negative tapos yung positive dito sa wire ko saan natin nilagay yung voltage injection. So ayan. So kailangan maingat lang, no? Iwasan natin dumikit sa board. Natin pwede. Ayan. So ayan.
Okay, so on ko yung power supply. So yun, no? Nagkaroon ng reading. Kumbaga, ito, pakita ko. Nagkaroon ng power consumption. Ayan. So, ito yung ano, power supply na ginamit ko. So, nagkaroon, nag-on yung ano, yung red light. Ibig sabihin, nagkaroon, nagbabaga na yung shorted. Na kung ano man yung shorted dito sa board. Kasi nagko-consume na siya ng ampere. Tapos from 3 volts, binaksak niya sa 0.6 volts na lang yung voltahe. So, ayan. Kung tatanggalin natin, ayan, from 3 volts. So, tinanggal ko yung wire, no? Okay, si start ko yung injection. Papasok ko yung voltahe sa motherboard. Okay, ayan. So, ibig sabihin yan, may nagbabaga na dito sa motherboard. So, ngayon, titingnan natin sa thermal camera kung ano ba yung component na yon, no, na umiinit. Okay. So, on lang natin yung thermal camera. Okay, so ngayon, nasa thermal camera tayo, no? So, makikita natin, kapag in-on natin yung voltage injection natin, makikita natin kung anong component yung umiinit. So, tingnan natin. So, ready? 1, 2, 3. Okay, so may, ayan. Okay, may part dito. Ayan, may part dyan na umiinit. Okay. Ano kaya yan? Ano kaya yung umiinit na yan? Okay, so yan. So, kitang-kita, no? Ilang degrees? Okay, 45 degrees. So, check ko kung nakakapa. Okay, mukhang nasa ilalim siya, no? Baliktarin lang natin yung board. Okay, off ko lang yung ano, board injection. Baliktarin natin yung board. So, mukhang sa ilalim yung component na may... So, palamigin natin, no, para makita niya. Okay, yun yan. Okay, on call it yung voltage injection. Voltage injection activated. Ayan. So, dito sa part na to, merong umiinit. Okay. Ayan. So, may umiinit ang component yan. So, titingnan natin sa microscope kung anong ba yung umiinit na component na yan. Ayan, so. Okay, microscope. Ayan, so makikita natin dito sa microscope, no? Okay, papansin-pansin, no? Parang may water damage, no? Tsaka may mga corrosion na. Ngayon, para makita natin kung ano ba yung eksaktong component na umiinit, na nag-short to ground, gagamit tayo ng fluid. Lighter fluid. So, pasayin natin. So, kung ano yung unang matutuyo, okay? Kapag on ng voltage injection, ibig sabihin, siya yung salarin. Okay? Siya yung salarin kung bakit hindi nagpa-power on ng laptop na to. Siya rin yung salarin kung bakit yung 19 volts hindi pumapasok. Ayan. So, try natin. On natin. Okay, tingnan natin. Oh. Sino na una? Bukan natin ulit. On. Okay, so mukhang ito yung capacitor na ano. Okay, kasi hindi siya nababasa eh. So pagkabasa pa lang natin, siya yung unang natutuyo. Ibig sabihin, siya yung umiinit. Oh, yan o.
Yan. O, try natin, no? Palitan yung component na yan. At titignan natin kung mawawala na yung short. Okay. Okay, so check natin kung ilang bang capacitance itong. So ano nga pala, check muna natin kung ito nga ba talaga yung component ng mini. So oras na nag-beep to. Okay, pag nag-beep to, ibig sabihin ito nga si salaring. Okay, yan. So, ayun. Nag-beep. So, ito yung nagkakos ng shorted sa motherboard. Kaya, walang no power yung board. Okay, so, yan. Diyan natin. Oh, diba? Okay, so, palitan natin siya. Ngayon, kailangan natin malaman kung ilan ang capacitance ng capacitor na to. Okay, so hanap muna ako ng ano. A few moments later. Okay, so dahil wala akong makitang ano, wala akong makitang exact board view para dito, hindi natin alam kung ano yung value ng capacitor na to. Pero dahil may katabi siya dito, maaaring, or madalas, no? Madalas kasi pag isang board lang tapos isang linya magkatabi tapos isang size, magkaparehas din yung value. So ang gagawin na lang natin is tatanggalin na lang natin yung capacitor na to tapos susukatin natin yung kung anong value niya, tapos yun na rin yung ilalagay natin dito tapos kapalit nung broken component sa isa. Yan, tanggalin natin para ma-check natin kung check natin yung value niya. Iba ang value nito. So, tanggalin muna natin. Oh, tumalsik. Okay. Test ko lang. Test lang natin kung anong value. Okay, so 11 UF. So okay, so 11 UF. Tingin na lang tayo, no? So maghanap na lang ako ng ano, same value nito and ipangpapalit natin. A few minutes later.
Ayan, no? So hindi siya ganun kaganda kasi soldering iron lang yung ginamit natin kasi baka masunog itong plastic na katabi niya. So linisin natin. Importante na palitan natin. Kaya natin kung gagana. Linisin na natin din. Linisin na natin mabuti para. Test natin kung nawala yung short. Dapat nawala na yung short nito. So, pag hindi dumunog to, wala na short. So, pero kung tumunog, ibig sabihin, may short pa. Ayan, wala na. So, ayan o. Pag short, tutunog. Pero pag hindi short, hindi siya tutunog. So, okay na. So, test natin. So, check natin dito sa may current sense resistor kung nawala na yung ano. Okay, so saan na ba yan? Yan, so yan yung current sense resistor kanina. Check natin, no? Dito tayo nag-voltage injection. Dapat yan, wala nang short. Yan. So pwede na natin tanggalin. Pwede na natin tanggalin yung wire. So, ikitasan natin kung gagana siya. Linisin natin para yan. Ito na gandang tignan. Tapos okay. Okay, so balik tayo dun sa kanina sa kung saan tayo nagsimula, kung saan nag-start yung short. So from first MOSFET, so second MOSFET, so second MOSFET, so pagkalagpas ng second MOSFET, andun na yung short. Kaya ayun, i-check natin kung nandito pa yung short. Try natin, hanap tayo ng negative kung tutunog. So negative yan, no? Okay, check natin to. Okay, wala na. So wala na yung short. Ito yung second MOSFET. Siyempre, wala na yung short dito sa current sensing resistor kasi isang linya lang dito. Siyempre, wala na yung short. So dapat ngayon, magkakaroon na siya ng power. Yan. So try natin ikabit to sa laptop. Dapat maging okay na to. No. Hopefully. So balik na natin siya sa laptop. Hey, so ipapass forward ko na to, no, para mabilis. Okay, tingnan natin, no? The moment of truth. Tingnan natin kung talaga nag-on yung laptop. Gumagana na siya. Okay, dahan-dahan lang kasi may problema yung hinges.
Yan. So, charger plug-in. Plug-in charger. Yan. Okay, so power button. And then mag-on nga ba talaga? Okay, so nagre-reset pa yung BIOS, no? Tayo lang natin. Ayun, so nag-on na. Nag-on na yung laptop, so nag-CMOS reset kasi natanggal yung battery. So enter lang natin 'to. Enter. Natin kung makapasok siya sa BIOS sa Windows. So may logo po tayo. Okay, naglo-load yung Windows. So okay na po. Okay na po yung laptop. Okay, so mag-on na yan. Then lang natin kung makapasok siya sana. Oh, bagal lang yung laptop, no? Okay, so sa mga gusto pong paggawa, so tumatanggap din po kami ng nationwide, no? Pwede niyo pong ipaship through LBC or JNT or sa mga nandito sa Western Pangasinan, dito po kami sa Anda, sa bayan ng Anda. Pwede niyo pong dalhin yung mga unit niyo dito. Nagmamagawa din po kami ng printer, desktop at saka anything related sa computer, pwede po namin i-repair. Basta more on computer po. Yan. Okay na. So, nasa Windows na po siya. Work, okay. So, working na po yung laptop. Kaya, i-repair na lang po namin yung hinges na to. So, sa Dr. Laptop po to, maraming salamat. At see you in the next video. Bye.